Minay, hello! Happy New Year sa inyo. Ito yung first week of January reading mo. Kung bago ka dito, Gemini, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na lang din yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang kayo guys ng private message sa aking FB page kung magbubukay ng personal readings. Overall energy, first week. The world. Wow, this is an achievement para sa iyo, Gemini. Whatever yung mga pinagdaanan mo, lahat-lahat ng yan, ang importante ay na-survive mo ang 2023 at ito ka ngayon sa 2024 mo, nagbubukas ng panibagong chapter ng buhay mo. Nagbubukas ka ng panibagong adventure kasi na survive mo yung 2023, mga challenges, no, wins, yan. And sa tingin ko, may mga panibagong ano ka na ngayon, panibagong quest, adventure, journey, Gemini. Meron ka ring Hierophant dito. Queen of Wands. Pwedeng may fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius. And meron ding Libra energy. So, pwedeng nakapiring yung mata mo dito sa Two of Swords. Kumbaga, clueless ka kung ano yung mga kakaharapin mo, Gemini. Pwedeng yung iba sa inyo, hindi pa kayo totally ready, Two of Swords, no? Pwedeng yung iba sa inyo, na-stuck pa rin kayo dun sa past, unable to move on. Hindi ko alam kung ano yung bagay na tinutukoy dun, bakit hindi pa rin kayo makaalis dun sa kinalalagyan nyo sa situation nyo, or bakit di pa kayo makamove on dun sa nangyari, hindi ko alam. Pero merong ganong energy. No? Some of you naghahanap kayo ng closure, some of you nalilito lang talaga, no? Hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo or pipiliin ninyo. Choices, yan. Meron ding mga bagay dito about choices ngayong first week. Pwedeng iba sa inyo yan. First week, wala pa rin ano. Wala pa rin significant na pagbabago. Ano? So, kung nag-expect kayo ng mga changes, pwedeng hindi pa ganun ka-evident yung changes na ano, na ina-expect ninyo. Hierophant, pwedeng iba sa inyo dito may kinalaman sa ano, sa kasal, o baka may mga nagpaplano dyan. Iba sa inyo nangangailangan dito ng guidance. Para naghahanap kayo ng ano, ng naghahanap kayo ng bagay or tao na yun yung mag-guide sa inyo. Kasi nga merong iba dito parang naliligaw or nalilito, naguguluhan yung isip, ano? So kailangan ninyo ng guidance or advice, 'yan. Pwedeng yung iba dito nag-i-stick pa rin kayo doon sa ano ninyo, sa mga beliefs ninyo. Sa mga nag-i-stick kayo dun sa faith ninyo about something, hindi ko alam. Parang hindi pa rin kayo nag-give up, nag-i-stick pa rin kayo dun sa mga paniniwala ninyo, sa prinsipyo ninyo, yan, pinakahalagahan ninyo yan. At yan yung ginagamit ninyong guide, no? Pwedeng iba sa inyo ganun. Pwedeng iba, very religious kayo, ayan. So, ano nakikita ko kasi dito? Tingnan muna natin what's next and outcome.
Oh, meron din ako nakikitang celebration for you, Gemini, this first week of January. Nakikita ko rin na andito yung mga tao, willing ka nilang suportahan. Yan yung mga taong nagmamahal sa'yo, family member mo man yan o hindi. Meron kang support system dito, Gemini. At dapat ikaw ay maging thankful din sa mga tao na nagmamahal at tunay na sumusuporta sa iyo. So, kung ano man yung mga gagawin mo, kung nangangailangan ka ng advice nila, kung nangangailangan ka ng gabay or ng suporta, huwag kang mag-alala, Gemini, kasi andyan sila para sa iyo. Sa tingin ko, susuportahan ka nila. Ano? Kung ano man itong mga projects mo or mga balak mong gawin. Kung ano man yung magiging pasya mo, Gemini, nakikita ko na susuportahan ka nila. And you also have the Chariot, so pwedeng may Cancer energy, and also you have the Star, pwedeng may Aquarius energy dito. Ayan. Oo, para kasing dito, you are still contemplating on which direction to take. You have the Chariot, and also you have the Two of Swords, which is also a card of choices. Pareho yan, Chariot and the Two of Swords. So, sa tingin ko dito, ang pinag-iisipan mo, there is also a sense ng conflict, no, between, ay, conflict about sa pagdidesisyon yun eh, yung conflict na nafe-feel ko. Kasi nga, mamimili ka dito, parang you are at the crossroads. Tapos, parang ano, kailangan mong mamili. And, ang dilemma for you is na, pwedeng nahihirapan kang mamili. Yan. Or nako-confuse ka kung ano yung path na tatahakin mo. Yun yun. Pero mukhang kailangan mo pa rin mag-make ng choice. Parang, it seems na parang nape-pressure ka dyan. Hindi ko alam. Hindi ko alam, may hinahabol ka bang deadline or ano, quota. Basta may parang dito under pressure na tipo ng kailangan mong mag-desisyon. ASAP. Yan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Gemini. You have the Star. Indication na huwag kang mawala ng pag-asa. At huwag ka sumuko. Kasi, ano, walang imposible. And, yun na nga, itong Star card minsan indication to Gemini ng wish come true para sa iyo. Kaya, ano, napaka-importante ng fate. Ayan. Fate. Dalawang card. Napaka-importante na hindi ka mawalan ng ano dito, ng fate. Sa kung ano man itong bagay na tinutukoy ng Star and Hierophant. Okay, Gemini, ito yung mga nakuha ko sa first week ng January mo. Don't forget to like and share. Take care. Happy New Year.